Puntahan po natin yung isang lumabas sa Facebook ni Senadora Risa Ontiveros. At meron siya pong binabanggit, basahin po natin ang kanyang sinabi. Sa gitna ng krisis ay ipinatitigil ang operasyon ng ABS-CBN sa panahong napakahalagang maihatid ang mga impormasyon na dapat malaman ng publiko tungkol sa COVID-19 at sa mga programang makakatulong sa kanila. Wala sa tamang timing ang cease and desist order ng NTC. Ang pagsasara ng ABS-CBN ay pagkakait sa publiko ng tama at napapanahong impormasyon na mahalaga sa pagtugon sa COVID-19. Alam po ninyo, habang totoo na sa pananaw ng iba, ang pagsarado ng ABS-CBN ay hindi napapanahon, subalit ang batas po ay hindi naghihintay ng panahon. Ang pagpapatupad ng batas ay sa lahat ng panahon. Hindi po nating maaaring hintuin ang pagpapatupad kung nagtatakda ang batas kaugnay sa isang sitwasyon. Gaya ng pinaliwanag na po natin kahapon, yung pong ginawa ng NTC ay naayon sa batas. Sapagkat sa batas ay hindi maaaring mag-operate ang isang network kung ito po ay walang prangkisa. At sapagkat natapos na po ang panahon ng buhay ng prangkisa, ay hindi na po maaaring ipagpatuloy ito. Kaya ito ay naglabas ng cease and desist order. At kahit nga po mayroong resolusyon ng Kongreso na sulat sa NTC na bigyan ng provisional authority, hindi rin po ito magawa ng NTC sapagkat meron din pong desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing kahit may resolusyon, yan ay hindi po pwede sapagkat hindi binding at valid yan. Ang kinakailangan ay magkaroon ng isang batas na nagbibigay ng prangkisa o nagre-renew ng prangkisang nag-expire na. At ang Pangulo naman po ay hindi rin po pwedeng makialam sapagkat yung NTC ay isang quasi-judicial body kung saan ang mga desisyon nito ay hindi maaaring pakialaman ng Pangulo ng Bansa. At kung siya ay makialam, siya naman po ang lalabag ng batas. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya huwag po nating itapon ng sisi sa NTC o kay Pangulong Duterte sapagkat yan po ang itinatakda ng salingang batas. Nagsalita na po si Speaker Alan Cayetano na ang Kongreso ay tatalakayin itong suliran ng ABS-CBN. Palagay ko'y hayaan na po natin ang talagang may kapangyarihan na magdesisyon kung karapat dapat ngang tingnan ng prangkisa ang ABS-CBN. Huwag na po nating dagdagan pa ang suliranin ng Kongreso, hayaan na po natin siya sapagkat sila naman ay alam po nila ang kanilang tungkulin. Meron na pong ginawa ang ABS-CBN na naghahain ng kanyang petition sa Korte Suprema ng TRO at hindi na rin po natin makikialam kung anong gagawin ng Korte Suprema. Although, hindi naman noon natin pinapangunahan ang lahat, pero may nagtanong sa akin kanina kung ano raw ang tingin ko bilang isang abogado, sa akin lang po. Ang TRO po kasi, sa aking pag-aaral, ito'y binibigay ng korte ng hukuman kung meron kang gustong ipahinto na paglabag sa isang karapatan upang proteksyonan yung nilalabag mong karapatan.
Eh, ang problema ho ay ang sitwasyon ay walang prangkisa. So kung walang prangkisa, wala kang karapatan na mag-operate. So kung wala kang karapatan na operate, eh ano ang patitigil mong nilabag ang iyong karapatan? Pero hayaan na po natin ang Korte Suprema. Napansin lang po natin na ang ABS-CBN ay may mga lumabas na mga interviews kung saan-saan, dako, kung saan ay inilalabas ang kanilang hinahing o sama ng loob sa paghinto ng network. Hindi na rin sila makakapanood. Meron pa nga tayong nakita doon, itinatapon niyo yung ganyang telebisyon. Yung isa naman eh, binibenta niya yung telebisyon at hindi na rin siya makakapanood. Eh, unang-una, alam po naman natin na marami namang networks pa. At katunayan, yung pong ipinapasok na pilit na ito daw ay paglabag sa kalayaan ng pagpapayag. Eh, ito naman po ay malayong malayo sapagkat gaya na nga po nung sinabi natin noon, kahit magsarado ang ABS-CBN, ay marami pa rin po tayong sources ng impormasyon. Katunayan, yung pong radio patrol ng ABS-CBN ay inilabas din kahapon sa channel naman ng ANC na pag-aari din ng ABS-CBN. Maliban pa dyan, eh marami pong istasyon na nagbibigay pa rin ng impormasyon. And paulit-ulit po nating sinabi, ang paksain pong ito ay nakatutok lamang dun sa katanungan, ano ba ang batas? Kung ano ang batas, yun ay pairali natin sa lahat ng panahon at pantay-pantay, walang kikilingan. Kaya nga po nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung susundin lamang natin ang batas, eh wala tayong problema. Ang lahat ay gagalaw nang naaayon sa batas. Meron pong sinabi yung isa pang pwedeng tweet. Tweet yata ito, yes. Attack the virus, not the press. Ang sabi naman nung nanggangalang Sarah Ilago, not our right to know. The press plays a critical role in delivering timely info, holding power to account amid public health crisis. Yun nga po sinasabi na din. Hindi po ito ay pagsikil ng kalayaan ng pagpapayag sapagkat marami po tayong pwedeng pagkuna ng payag. Eh ngayon lang nga po sa social media, eh napakabilis kung anong balita, eh lalabas kagad. Pati nga maling balita, eh nilalabas nila. So, huwag po tayo mag-alala, marami pang paraan upang makarating sa atin. High-tech na po tayo ngayon. Ito naman pong isang abogado na si Tony Lavinia ay sinasabi niya ang kinukundina niya. In the strongest way, the NTC cease and desist order. Dapat daw yung Congreso should hold in contempt yung mga commissioners. Hindi lang niya, parang nabanggit pa niya, parang napanood ko yata siya. Nasabi niya, ang overall responsibility daw ay kay Presidente. Eh, hindi ko naman humaintindahan itong kaibigan natin si Tony Lavinia. Bakit niya sasabihin yun? Siya naman po ay abogado. Alam niya kung ano ang itinatakda ng batas. Alam niya na ang Presidente ay walang kapangyarihan na baguhin o pakialaman. Ang kapangyarihan ng NTC na magbigay ng desisyon doon sa mga kasong ipinatong sa kanya. At hindi rin po maaari na ang presidente makialam sa Kongreso at never naman nakialam ito sa Kongreso. Nakikita po naman natin kahit na tinanggihan yung mga ninombrahan niyang members ng cabinet, wala tayong narinig. Hindi siya nagreklamo. Kasi nga po yun ang kanyang estilo. Hindi po siya nakikialam. Kanya-kanyang tungkulin na inaatang doon sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Kaya, sana po itong kaibigan natin si Tony, tingnan nating maigi. Huwag tayong madadala sa ating emosyon.
i-analyze po natin nang walang bahid ng bias. Kasi ang problema po sa atin eh, pag galit tayo sa isang bagay o sa isang tao eh, yung ating pagtingin sa isang paksain ay nababago ayon sa bias po natin. Kailangan objective po tayo. Tingnan natin, lalong-lalo na kung ikaw ay isang abogado, hindi maaari rito na kung ano ang personal mong kagustuhan, eh gagawa ka ng mga justification o pagpapaliwanag upang masuportahan lamang yung personal na sentimento kahit na alam natin na mali naman at labag sa batas. Meron pa po rito, pero karamihan po dun sa mga Twitter na nababasa natin, eh, yung tungkol sa paglabag sa freedom of the press na ilang beses na po nating sinabi na hindi at walang kaugnayan. At kinukumpara pa po nila yung panahon nung nagsarado ang ABS-CBN dahil pinasarado ni Pangulong Marcos sa panahon ng martial law. Eh malayo rin po yun. Hindi nyo pwedeng ikumpara kasi nung panahon na yun, one-man rule. Meron po yung tinatawag na deklarasyon ng batas militar kung saan yung kapangyarihang legislatibo at saka ehekutibo ay napunta kay Pangulong Marcos. At ang kanyang kapangyarihan talaga absolute. Kaya napasaraduan niya ang lahat ng mga networks. Yan ay utos niya. Diretso, eh ito naman po ay nasa panahon, wala naman tayong batas militar. Ang Pangulo naman ay hindi nakikialam. At hindi po pwedeng makialam sapagkat lalabag siya ng batas. At hindi rin po pwedeng sabihin na, eh galit si Presidente, eh yun po ay tapos na dahil nung humingi ng paumanhin ang mga batang executives ng ABS-CBN sa pagkakamali ng mga magulang nila o mga tiyuhin nila na dating umawak ng ABS-CBN, ay mababa naman ang kalooban ng Pangulo na tinanggap ito. At sabi nga ni Presidential Spokesperson Harry Roque, eh si Presidente ay neutral kung ano man ang magiging desisyon ng mga members of Congress. Gawin ninyo ang inyong tungkulin at gagawin niya rin yung kanyang tungkulin. Sapagkat ang Presidente naman po eh, kung i-analyze po ninyo lahat ng galaw ng Presidente, palaging sang-ayon sa saligang batas. Hindi po siya lumilihis dun eh. Unang-una, siya po'y abogado. Pangalawa, napaka-stricto niya na enforcer ng batas. Wala siyang sinisino-sino. Walang kaibigan sa kanya. Nakita niya naman yung mga kaibigan niya nung lumabag sa kanyang panuntunan, ng kanyang panukatan ng punto ng integridad, eh tinantanggal niya. Pag merong mga opisyalis na ito'y nagkaroon ng bahid ng korupsyon, tinatanggal niya. Kaya nakakaasa po tayo ng Pangulo talaga. Kung ano yung batas, yun ang kanyang ipatutupad sa lahat ng panahon. Kay may COVID man o wala, normal man o hindi. Mahirap po kasi pag tayo ay mamimili sa panahon ng pagpapatupad ng batas, sapagkat magkakaroon po tayo ng anarkiya. There will be anarchy if we will choose the time by which we will implement the law. Hindi po po pwede yun. Hindi lamang yun. If we will be choosing whom the law should apply to, kung mamimili tayo kung saan natin patutupad ito, sa mga kaibigan natin hindi, at sa mga kaaway yun lang, ay may problema talaga po tayo. Hindi po pwede yun. Otherwise, magkakaroon ng gulo, kakaroon ng anarkiya, sapagkat tayo po ay na tinatawag na rule of law at hindi rule of man. We're back. Tingnan naman natin yung isa namang komentaryo din ng isang kolumnista pa rin, itong si Richard Haydarian. Ito marami rin din itong komentaryo, puro kontra sa gobyerno. Sabi niya, the Philippines has a lot to learn from South Korea, not only in terms of the response to the pandemic. Many forget that up until the 1950s, South Korea was significantly poorer
than the Philippines. Maybe instead of looking to China, President Duterte can learn a thing or two from the former human rights lawyer presiding over South Korea. Alam po ninyo, ang ating pamahalaan considers and evaluates all modes adapted by various country. Yung pong mga pamamaraan ng paglaban natin sa COVID-19, eh kung ano po yung nakikita natin sa iba't ibang bansa na maaaring epektibo at suitable dito sa ating bayan, yun po ay ginagawa rin natin. At hindi lang limitado sa China o sa South Korea. Sapagkat depende po kasi. Depende rin sa populasyon. Eh tayo naman eh, hindi pareho. Halimbawa ng Amerika, naubod ng dami nila doon. China, naubod din ang dami nila. So, we apply methods in fighting COVID-19 depende sa magiging resulta naman sa sitwasyon natin. At tayo nagpapasalamat nga sa mga iba't ibang mga bansa na nagbibigay sa atin ng mga katuruan, yung mga examples ng ginagawa lang natin. At meron pang sinasabi si Mr. Hirderian na instead daw of emulating the Korean model, ang ginagawa daw ni Presidente ay ginagaya natin ang Singapore. Unang-una kung meron namang mga pamamaraan ng Singapore na naging effective, and kung matatandaan po natin, yung Singapore ay naging matagumpay sa paghinto nila sa pagkalat ng coronavirus. Kaya lang, nagkaroon sila ng second wave. Ay di matututuhan natin kung anong pagkabigo nila. Ma-apply na naman natin yun.